sana nagsumbong sa pulis, hindi sana malaman ng mga tao dito na nanalo kami. Palibasa kasi, basyado kayong pakialamera. Tara na nga, Reggie. Erwin. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga taong nakapaligid sa inyo. Mas malaki pa dapat ang nakuha ninyong pera. Hindi 3.9 million lamang. Bawat araw, libo-libo sa ating mga kababayan ang tumataya sa loto. Nagbabakasakaling sila iswertihin at manalo ng milyong-milyon o di kaya isang bilyon. Alam niyo ba na sa buong kasaysayan ng loto sa Pilipinas, umabot na sa halos 1.2 billion pesos ang pinakamalaking jackpot. Pero hindi madaling manalo dahil ayon sa PCSO, 1 in almost 29 million ang tsansa mong magwagi rito. Kaya naman kapag tinamaan mo ang anim na numero ay tiyak magbabago ang iyong buhay. Isa na rito ang ating tampok na totoong kwento ngayong gabi. Taong 2005, isang magsasaka ang pinalad na manalo ng jackpot prize sa 645 Mega Lotto na nagkakahalaga ng 79 million pesos. Pero dahil may kahati siya, dapat ay 39.5 million ang kanyang natanggap. Nasabi kong dapat. Dahil sa maniwala kayo o hindi, siya ay sinawing palad. Alamin natin kung bakit sa kabuuan ng kanyang nakakabagabag na salaysay, dito lamang po yan sa aming episode na pinamagatang Lotto Winner, Naging Loser! Andito na ako! Ano ka ba? Wala ako doon! Ito naman, kung san-san ka pa tumitingin, sino ba yung nahanap mo? Baka may babae ka, ha? Wala. Ikaw nga lang itong nagkakagusto rito sa akin. Sino yung nahanap mo? Tuloy mo na! Sabihin mo na! Sabihin ang alin! Bridgie, ipinapangako ko sa'yo, bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Wala man akong pinag-aralan, malas man sa buhay. Sana sa pagkakataong to, siswerte na kung makamit kong matamis mong oo. Will you marry me? Kuya Erwin, punta na! Bilisan mo! Kanin! Dali! Wala talaga sa timing, bilis! Dali! Ano ba yun? Basta! Bilisan mo! Sus! Kanina pa kita hinahanap! Wala! Akin na! Virgie, will you marry me? Oo naman! Isa na pa! Yes! Yes! Erwin, gaano kayo katagal na magkasintahan bago kayo nagpakasal? 2 months. 2 buwan lang? 2 bulan lang. Oh, napauo ka agad? Mabait po pa siya, saka masipag. Kamusta naman ang buhay mag-asawa ninyo? Pinagabuhay po namin dati, magtatanim ng gulay, magtataka. Siya ba'y tanggap na tanggap sa, ano, sa pamilya mo noon? Noona po, ayaw po ng pamilya ko, pero noong matagal-tagal po, ano doon po kaya? Di doon po siya nakapag-eskwela. Ah, kasi norid-norid siya. Sino bang taya? Ako po. Mga anak! Tatay! Gino, Joshua. Ito, payatop. Magaling na lalaki. Mukhang ginagabi tayo ng uwi, ah. Mga anak. Pasok na muna kayo din, ha? Susunod na kami ni tatay.
Magandang gabi, oh. Nanay Memang. Iyak nang iyak kanina yung bunso mo. Eh, wala naman palang pera ito si Virgie pambili ng pagkain, kaya pinautang ko na muna. Ay, kawawa naman itong pamangking ko. Tsaka yung mga anak nyo. Kaya nyo po, pag nakasahod ako eh, babayaran ko na lang po kayo. Naku, huwag na. Eh, kulang pa yung sahod mo sa mga utang mo sa akin eh. Kung ikaw ba naman nag-aral, eh di sana asensado ang buhay nyo. Ang akin lang naman, maganda siguro kung maghanap ka ng ibang trabaho, yung malaki-laki yung sweldo. At tama na yan, tatlong anak, ha? Ang katulad mong maliit ang kita, walang karapatang mag-anak ng marami. Ha? Apo. Anak ng anak, eh, hindi naman pala kaya. Hmm. Uy, ka nang malungkot. Papangit ka niya. Halika na, pasok na tayo sa loob. Kanina pa iyak nang iyak kasi yun eh. Wala naman akong maibigay kahit pambili ng kanin. Hindi akong tubig. Yun ang inabutan ni Nanay Mimang. Yan mo. Mangungutang ako bukas. Erwin, takot ako eh. Baka alisin tayo ni Nanay Mimang. Ano ba kasing balak mo? Hindi naman pwedeng ganto na lang tayo. Virgie, ginagawa ko naman lahat ng paraan eh. Ganun talaga. Konting tiis lang. Magtiis na muna tayo dito. Pag nakaipon tayo, aalis tayo dito. Nagdiwala ka lang. Darating din sa atin ang swerte. Ano ba naman yan, Erwin? Hindi naman natin pwedeng iasa sa swerte ang pagginawa ng buhay natin. Erwin, bakit ang aga mo na maumalis? Saka pupunta? Ano nga yung kila Manuel eh? I-extra ako. Ano? Eh, halos hindi ka pa nakakatulog ah. Kaya mo na. I-dlip na ako dun sa bukid mamaya pag may pagkakatao. Ay, teka lang. Oh. Ano ba yung sinusulat mo? Sandali! Huwag ka maingay. Oh, mamaya dumaan ka dun sa tayaan ng loto. Itaya mo to, ha? Sige na. Baka naman sakaling tumama. Loto? Oo. Oh, akala ko ba huwag natin iasa yung pag-asenso natin sa swerte? Ano to? Sayang lang pera na tataya mo dyan, Virgie. Kailangan pa ng mga bata yan. Ano ka ba? Ito naman. Sige na, itaya mo na yan. Ngayon nga lang ako ulit na naginip. Tapos ang linaw-linaw pa, hindi mo pa itataya. Sige, dadaan ako mamaya kung may pagkakataon. Ingatan mo yan, ha? Okay. Baka mamaya tumama, tapos... Sige, o matulog ka na ulit. Matulog na ako. Itaya mo yan, ha? Oo. O, sige na. Oh, Erwin. Sen, alam ko na yung datingan mo na yan, ha? Oh, ano, mangungutang ka na naman, no? Simandaan lang sana, insan. Pantawid lang. Habang nag-aantay ako ng susunod na trabaho. Magbabayad naman ako, eh. Erwin, magbabayad ka nga. Kaso walang kasiguraduhan kung kailan. Erwin, kaysa kumikita yung pera namin, ano? Tulog sa'yo, nakatenga. Erwin, pagdating sa pera, walang kamakamag-anak. Oh, sige. Baka sabihin mo, napakasama namin. Pautangin ka namin. Pero, may 15% interest.
Hayaan mo. Mas mura pa yan sa bangko sa 5-6. Diba? Anong pahal ka na? Anong intelisensan? Idadagdag lang yon sa babayaran mo buwan-buwan. Para, walang sama ng loob. Sige, sige, sige. Kayong bahala. Sa Chinesan, wala kasi akong alam sa mga ganun-ganun eh. Basta sabihin nyo na lang sa akin kung magkano babayaran ko. Sige. Wala naman palang kausap sa si Erwin. Dali, ang bait yun eh. Ilang daan? Sige. Chinesan, maraming salamat. Ang laking tulong talaga nito. Maraming salamat, Chinesan. Alam mo, swerte mo manalo dito. Laki ng jackpot eh. Oo nga eh. Ako kahit apat lang manalo. Ayos na. Eh ako nga eh. Tatlong taong ko lang inaalagaan to. Napanaginipan ko kaya itong mga numerong to. Oo talaga eh. Laki na pala lang natataya mo dyan, ate. Eh sulit naman pag nanalo, no? Ito po. Silang tataya niyo, sir? Opo. Sana nga po manalo. Sa bagay, yung iba, daming tinataya ang ticket. Para mas malaki yung chance ng manalo. Pero malay mo, swertihin ka kahit mag-iisa lang yung ticket mo. Gaya ng milyon-milyon nating mga kababayan, kahit napakaliit ng posibilidad na magwagi, tumaya si Erwin sa loto ng araw na iyon. Gamit ang numerong ibinigay sa kanya ng asawa niyang si Virgie. Hindi niya sukat akalain na... Virgie. Oh. Tulog na yung mga bata. Nga pala, naka-utang ako ng pera kanina. Di lang nila alam kung gaano kahirap nang walang maipakain sa mga anak. Kaka-utang ka nga. Mamaliitin ka naman. Taas-taas pa ng interes. Ganun talaga. Ibang tao eh. Anong ibang tao? Lahat kamo sila, pare-pareho. Lalo na yung nanay memang mo at mga kamag-anak mo. Oh. Hoy, ano ka ba? Ganun lang naman yun si nanay memang. Pero, malaki kaya ang utang na loob ko dun. Utang na loob natin. Kasi bata pa lang ako, kinupkup na niya ako. Tapos hanggang ngayon ba naman na may asawa at mga anak na ako, pinatira pa niya tayo dito sa bahay niya. Tinutulungan niya tayo. Makakarinig ka naman ng masasakit na salita. Alam mo ba kung pinagsasalitan ako ng nanay may mong halos kinakain ako ng lupa? Huwag ka nang balat, sibuyas. Mabuti pa, kusan mo na lang yung TV tapos ibigay mo sa akin yung ticket ng loto yung pinataya ko sa'yo kanina umaga. Dali. Ayan na, akin na. Ayan. Naku, Virgie. Kang umasa dyan. Tama mo, isang kombinasyon lang tinaya natin dyan. Sa milyong-milyong umasang manalo dyan. Naku, suntok sa buwan yan. Huwag kang kontrabulati dyan. Sige na, buksan mo na yung TV. Ayan na. Saka matutulog na ako. Sige, sige. Sunod ako. The jackpot prize is 79 million pesos. Please press that button and let's play the Mega Lotto 645. 79 million? Ang laki naman nun! The first winning number is number 3. 3? Uy, meron ako na. 3. 3. And the next number is number 4. Uy, ang dalawa na ako! And the third number is number 5. 5? Tatlo na ako. Fourth winning number is number 7. 7. The fifth winning number is number 35. And the sixth and final winning number is 37. Number 37.
Tonight's official 645 Megaloto winning numbers, in any order, are the numbers 3, 4, 5, 7, 35, and 37. Erwin! 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 Ano? Erwin, tingnan mo, tingnan mo! Anong nangyari sa'yo? We have two winners na maghahati sa 79 million pesos. Congratulations! Tingnan mo nang mabuti kasi! 3, 4, 5, 7, 35, 37! Tama ba? Totoo ba to? Tama! Manalo tayo! Mayaman na tayo! Naku! Mayaman na tayo! Sa takot naman na kawan, inilihim ni Erwin at Virgie ang kanilang pagkapanalo sa loto. Napagpasyahan ni Erwin na sumangguni sa mga kamag-anak niyang may pinag-aralan para humingi ng tulong. Naku, pinsan! Congrats, ha? Nanalo ka pala sa loto. Pinsan, sinuwerte lang. Tsaka itong si Virgie kasi nananginip ng numero eh, kaya... Teka, Insan. May napagsabihan na ba kayo niyan? Wala pa, Insan. Kayo pa lang. Kaya nga dito kami kaagad pumunta eh. Good. Mabuti kung ganun. Mas maganda kung tahimik muna kayo. Alam mo naman yung mga tao dito. Medyo delikado kaya iwas-iwasan muna. Maganda niyan, may alam akong lugar. Gusto nyo, dun muna kayo magtago. Sirate mo, Insan, ha? Congrats! Pinalad lang. Ah, oo nga pala. Nakakuha na si Erwin ng barangay ID. Di ba pwede na yun? Barangay ID. Yun lang ba meron ka? Kasi baka hindi mabigay sa inyong pera niyan. Kailangan nyo at least dalawang ID. Eh, ang sabi kasi sa amin, kahit barangay ID lang daw, pwede na. Baka naman magawa ng paraan. Kaya mo, kamagalala. Lahat naman talaga ng bagay, nagagawa ng paraan. Ganito na lang. Matatagal lang kung kukuha kayo ng panibagong ID. Matatagal lang bago nyo makuha yung premium nyo. Eh, kung gusto nyo, ganito na lang. Ako, may ID ako. Ako na lang muna kukuha ng pera ninyo at premium nyo. Siyempre, ibibigay ko naman kaagad sa inyo. Diba? Bago, sabi ko na sa'yo. Mabait niya mga pinsan ko. Pagkakatiwala. Ay, buti na lang. Pinsan, nandiyan kayo kasi di talaga namin alam kung anong gagawin namin. anong gagawin namin, Insan? Ay, nasa yung ticket. Yung ticket. Wala yung sa ticket. Akin. Nasa bulsa. Sige. Ito, Insan. Sinunod ni na Erwin at Virgie ang lahat ng payo at utos ni na Manuel at Angel, kabilang na ang hindi pagsabi sa kanilang komunidad na sila ay nanalo ng Lotto jackpot. Lumayo rin sila at nagtago sa ibang lugar. Nang abutan sila ni na Manuel at Angel ng libo-libong pera na porsyento raw ng kanilang napanalunan sa Lotto. Virgie, ang dami nito. Alam mo, kahit siguro maliit lang na bahay, pwede na yun. Anong maliit, dapat malaman siyon para yung detail ay makakataan, ganun. Tsaka gusto ko bumili yung may swimming pool para sa mga bata. Tsaka bibili tayo ng kotse, tigisa natin. Tigisa pa talaga tayo ng kotse, hindi nga tayo marunong magmaneho. Problema ba yun, Virgie? Hindi, bumili tayo ng driver. Nay! 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 Pwede po ba kami maglaro sa labas? Naku! Ano ba naman kayo? Hindi nga tayo pwedeng lumabas, di ba? Kasi baka may makakita. Nay, kailan po ba tayo magtatago? Baka hinahanap na po ko ng mga kaklase ko. Hayaan mo sila maghanap, anak. Hayaan mo bukas. Hindi na nila tayo makikilala. Bibilang kita ng bagong sapatos, bagong damit. Lahat ng gusto mo, bibili natin. Talaga, Tay? Kahit PlayStation? Kahit ano. Yay! May bitatas! Pep, simula sa araw na to, mayaman na tayo, okay? Hindi nyo na kami tatawagin nanay, tatay. Ang tawag nyo na kay nanay, mama. Kay tatay,
Papa. Oh, anong tawag niyo kay nanay? Mama! Good. Kay tatay? Papa! Noon. Oh, sige na nga, doon muna kayo sa taas. Uy, Erwin. Oh. Si Nanay Mimang, baka naman mamaya nag-aalala na sa atin yun. Pwede yung tawagan natin, sabihin natin na okay lang tayo. Yan mo, mas masaya yung wala tayo doon. Hindi mo ba narinig, sabi ni Angel? Paalamunin daw tayo. Tsaka baon tayo sa utang doon. Ya mo, lahat ng utang natin doon, babayaran natin. Ngayon pa. Ayan si Manuel. Baka naman mamaya hindi niya ibigay sa atin yung pera natin, ha? Pera natin na nasa kanya pa. Ang sama mo naman mag-isip, Bridget. Hindi nila gagawin yun, ano ka ba? Hindi man lang ba dumapo dyan sa isip mo na baka nga itakbo nila yung pera natin? Kasi... Bridget, naman... hindi nga nila gagawin yun. Nagkulihiyo yung mga yun. Hindi nila gagawin sa akin, okay? Tulungan mo na lang ako dito kung ano-ano mga naiisip mo. Ang hindi alam ni na Erwin, nagkakagulo na pala sa dati nilang tinitirahan. Dahil sa pagkawala nila ng ilang araw, nag-report na sa mga pulis si na Tita Maming. Natatakot kami kasi baka kanakidnap na sila o ano. Baka ang huling balita niyo sa kanya, nanalo siya sa loto. Yun nga ho ang usap-usapan dito. At kung totoo man yun, baka may nangyari na sa kanilang masama. Pinuntahan na nga po namin ng mga kamag-anak ni Erwin sa kabilang barangay. Pero hindi po rin po sila nagagawin ron. Bakit ba kayo nagtago? Kasi malabing doon po kayo mga tao na nagagadbala to. Oo. Tapos? Magulo po ang buhay namin. Gumulo dahil doon sa nalaman nila po. Na nanalo kayo sa loto. Dami pa nito. Basta-basta nauubos to. Sir. Magandang araw. Kayo buwa, Sir Erwin. Opo, Sir. Ako nga po. Bakit po? Hindi po ako kinidnap. Nanalo po talaga ako sa loto. Kaya po ako nagtatago. Alam niyo na, mahirap. Baka manakawang kami. Oh, bakit di mo mala sinabi sa pamilya ng asawa mo para hindi nag-alala sa'yo? Sir, sa panahon ngayon, mahirap na po magtiwala. Alam niyo na, di ba? At saka di po totoong 79 million lang tinamaan ko. Halos 12 million lang po. Tsaka, tatlo po kami naghati-hati doon. Talaga? So, bali, magkano nakuha mo? Nasa 3.9 million lang po daw ang napanalunan ko. Basta sigurado kang hindi ka nakidnap, ha? Opo, sir. Wala, hindi po. Para sasarado na namin tong kaso na to. Sige, sir. Salamat, sir. Sige, salamat. Sige po. Tuloy na kami. Please. Isa lang. Pasensya na kayo at konti lang naman yung napanalunan eh. Ano? Di ba 39 million na panalunan mo? Ano? Anong 39 million? 3.9 million lang. Kaya pagpasensyahan nyo na yan. Tama na yan. Okay na yan. Hoy. Tama na yan. Kayo, magsitigil na kayo, ha? Inaabuso nyo yung tao, oh. Binigyan na kayo, oh. Sige na, magsialis na kayo. Magsialis na kayo. Binigyan na kayo, oh. Pambira kayo, oh. Bakit ganun, Virgie? Ba't di nyo pinaalam sa akin yung mga plano nyo? Maintindihan ko naman yun, eh. Meron ba akong nagawang hindi tama sa inyo? Pasensya na kayo, Naimimang. Eh, hindi rin naman po kasi namin alam kung ano yung gagawin namin. Tsaka natakot po kami na baka manakawan kami. Pati ako? Magagawa ko ba sa inyo yun? Tama na ngayon, Naimimang. Babayaran naman namin yung utang namin sa inyo, ha. Kung gusto nyo,
Dudublihin pa namin yung interes. Uy, ano ka ba? Hindi, Virgie! Kung di ka sana nagsumbong sa pulis, hindi sana malaman ng mga tao dito na nanalo kami. Ayan! Nabawasan tuloy yung pinanaluna namin. Yun na nga lang... Palibasa kasi, basyado kayong pakialamera! Tara na nga, Virgie! Erwin! Naimimang pagpasensyahan nyo na po si Erwin. Virgie, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga taong nakapaligid sa inyo. Mas malaki pa dapat ang nakuha ninyong pera, hindi 3.9 million lamang. Mr. Roger Ramirez, yes, ang manager ng Product and Standard Development Department ng PCSO. Sir, kung nanalo ka ng jackpot prize sa Lotto, ano ba ang mga hakbang para tungo sa pagtanggap mo nung pinananlunan mo? Opo. Ang unang-una dapat gawin ng isang jackpot winner ay kunin ang kanyang ticket, lagdaan yung bandang likuran, isulat niya yung pangalan niya at lagdaan yun para... Agad, no? Agad-agad. At hindi na maaaring maklaim na ibang tao yun. Pagkatapos nun, magdala sa PC, kasama ng ticket, dalhin niya yung dalawang valid IDs. Dalawang valid IDs. Tungo sa aming accounting department at sa loob ng 30 minutes, makukuha na ho niya yung jackpot winnings niya. Huh? Ganun po kabilis. Talaga? Apo. Checky agad? Pagdating mo doon, checky agad. Apo. Hoy, ano ba? Huwag na natin pagkawain, pwede ba? Eh, kasi naman ang sinasabi ko, tama naman, iisipin mo. 79 million, naging 3.9 million. Kahit naman hindi ako nakapagtapos, alam ko yung diferensya nun, no? So, anong sinasabi mo? Tanga ako? Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko, tama si Nanay Mimang. Tsaka, yun din yung napanood ko sa telebisyon, ang sabi, dalawa lang yung nanalo, hindi naman tatlo. Halika. Para mapaliwanagan, halika. Usapin natin siyang ngayon. Minsan. Oh, dyan. Pakiliwanan nga dito. Magkano na nga yung napanalunan namin? Ang kulit eh. Anghel, mawalang galang na ha. Pero ang sabi kasi, dalawa lang yung nanalo. So kung dalawa yung nanalo, hahatiin mo yung 79 million sa dalawa. Paano namang nangyaring 3.9 million na lang yung natira, di ba? Minsan, di ba nga sinabi namin sa'yo? Maraming binawas na taksang gobyerno. Hindi nila sinabi yung pero ganun talaga. Kita mo? Minsan ganito na lang. Para malinaw, si Atty. Magpayo magpapaliwanag sa inyo ng computation. Okay ba sa inyo yun? Okay naman pa lang. Tsaka minsan, malaki pa rin naman yung panalo nyo eh. Isipin mo, 10 piso. Naging 3.9 million. Diba? Di na nga sinasabi ko sa kanya. Sali, makulit eh. Ayaw maniwala eh. Naging 3.9 million na, pero siyempre, iba pa rin yung ang laki naman kasi ng diferensya. Saan napunta yung ibang pera? Kung bakit? Minsan, ito, para sa iyo. Para sa inyo ng asawa mo. Oh. Dami pera nito, Virgie, oh. Yan, bilangin mo. Minsan, bukod pa yan dun sa perang inabot namin sa inyo ni Manuel. Oh. Yun naman pala eh. Siguro naman, mahirapan na kayong ubusin yan. Nga pala, minsan. Yung ibang perang napanalunan nyo, gusto mong i-invest sa negosyo. Yung mayroon, para naman lumago. O sige. O kaya, minsan, bili tayo ng bahay. Mag-invest tayo sa bahay. O ba? Yan, gusto ko yan. Uy, alam mo, minsan, ikaw bahala. Please. Salamat, minsan, at buti na lang nandiyan ka. Sobrang ikinasiya, pansamantala ni Erwin, ang nakuha nilang pera. Sa kauna-una ang pagkakataon, hindi na niya kinailangang magtrabaho. Sigurado na siya na maganda ang magiging kinabukasan ng kanyang mga anak at wala na siyang dapat alalahanin pa. Ang hindi nila batid. Ginagamit na rin pala ni Manuel at Anghel ang hamak na mas malaking porsyento ng kanilang napanalunan sa Lotto para sa personal nilang pag-asenso at mga negosyo. Gee, andun ba si Erwin? Wala ho eh.
sino ba kayo? Ako nga pala si Noli, yung pinsan niya. Matagal na kami magkasama sa bukid. Hindi nga lang tayo nagkakilala. Pasensya na ho. Wala na po akong maipambabalato sa inyo. Hindi po ako humihingi ng balato. Ano ho ang ginagawa ninyo dito? Gusto ko lang po sana ang warning si Erwin. Warning ang tungkol ho saan? Tungkol kay Manuel at saka kay Angel. Ninanakawan po kayo at saka niloloko po. Alam kasi nila na walang alam sa pera si Erwin. Pakisabi na lang ha. Sige. Hindi tayo lulukuhin ang mga pinsan ko, Virgie. Ang sinasabi ko lang, Erwin, para mapanatag tayo, bakit hindi natin hingin yung titulo ng mga negosyo at yung titulo ng bahay na to? Di ba nasa kanila yon? Ayan! Nagpapaniwala ka dyan kay Noli! Palibasa kasi hindi ko na balantoy, kaya inggit lang yan! Oy, bakit yan si Manuel at si Angel? Kung ano-anong nabibili nila ngayon ah? Eh ano naman? May pera yung mga yun, Virgie. Hindi ibig sabihin ninanakawan tayo. Mag-isip ka nga! Ay, paano mo ipapaliwanag yung mga kamag-anak nila noon na nakikisaka lang? Ngayon may sarili ng lupa. Sige nga! Malay ko! Malay ko na nanalunin sila sa loto! Niloloko nila tayo, yun ang totoo! Hindi nila tayo lulukohin, Virgie! Magtiwala ka dahil mga pinsan ko yun! Asawa mo ako, Erwin! Ako ang kakampi mo dito! Pagdating sa pera, walang kamakamag-anak! Dapat nag-iisip tayo, hindi tayo tanga! Ah, tanga! Tanga! Sige! Ako na tanga! Dahil ako nga walang pinag-aral, ako na tanga! Baka nakakalimutan mo, ako ang tumaya sa loto na yun! Kung di ko tinaya yun, hindi tayo mananalo! Baka nakakalimutan mo rin kung hindi ko na panaginipan ang numero na yun, wala kang tatayaan sa loto! Ah, ganun. Alam mo, Virgie, kung mag-aaway lang tayo sa pera, sana hindi na lang tayo nalaw sa lintik na loto na yan! Hindi man niya agarang ipinakita sa asawa. Nabagabag din si Erwin sa ibinunyag nito sa kanya. At dahil hindi pa niya ito matanggap, minabuti niyang tanungin si Angel tungkol sa mga transaksyon ng mga ito at ang mas mabilis na pag-asenso ng buhay nila ni Manuel. Pinsan, ano pa bang pruwebang gusto mong makita? Wala ka na ba talagang tiwala sa amin ng mga pinsan mo? Hindi naman sa ganun, Insan. Pasensya ka na rin at naguguluhan na rin ako eh. Gulong-gulo na rin, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ganito na lang, para matahimik sila, ipapakita ko na legal lahat ng dokumentong pinirmahan mo. Papaayos ko lahat kay Tommy pagbalik ko. Ha? Saan ka pupunta? Talang ako ng Hong Kong minsan. Ayusin ako sa negosyo. Ganun ba? Nga pala, si Manuel. Hindi ko na nakukontak, ah. Minsan, baka busy lang yung si Manuel. Alam mo na, pinapalago yung negosyo natin. Negosyo mo, para madoble. Huwag kang mag-alala, Insan. Kukontakin ka rin nun. Oh. Cheers! Para sa paglago ng pera mo. Yeah. Ang mga milyones mo. Yeah, Dan. Ikaw ba, Erwin? Wala kang kutob? Hindi ka ba nakutuban dyan sa pinsan ninyo? Nagtiwala naman ako buo sa kanila dahil sila ang may alam. Dahil na ako wala akong pinag-aralan. Mag-antay nga kayo. Manuel! Bihira naman eh. Manuel! Mag-usap na tayo. Sandali lang. Manuel! Sandali. Mag-usap tayo! Bakit walang pumapasok na pera? Kasi hindi kayo nagtatrabaho. Maliwanag, Manuel, kayo ang nagsabi sa akin na hindi ako magtrabaho. May itinayo kayong negosyo sa akin. Kaya dapat buwan-buwan, may pumapasok na pera sa akin. Oo, yung mga papeles. Asan? Asan lang yung mga papeles? Ba't di ba kung binabalikan ni Angel? Totoo bang nasa Hong Kong sila? Eh, ano kayo kung nagsahukod siya? Ano ngayon? Ha? Meron pa bang sasabihin? Ha? Meron? Ha? Wala na? Kasi marami pa akong kailangan gawin. Huwag mo akong tatalikuran, Manuel! Baka gusto mo bawiin ko lahat ng pera ko sa inyo! Sige, bawiin mo! Bawiin mo! Ano gagawin mo, ha? Tignan lang natin kung saan ko pupulutin. Tignan lang natin! Manuel!
Manuel, bumalik ka! Pagkalipas ng ilang linggo na pinagtaguan sila ni na Angel at Manuel, nagdesisyon na si na Erwin na lumapit sa isang abogado para imbestigahan ang mga anomalyang ginawa sa perang napanalunan nila sa loto. Ang problema, ibinigay mo ang ticket kay Manuel at nakuha niya yun sa legal na paraan dahil si Manuel ang nakapirma sa ticket. Pero, ato, niloko nila kami. Wala ba tayong habol doon? Virgie, sa batas, si Manuel ang nanalo at hindi si Erwin. Attorney, wala na kaming pakialam sa pera. Ang mahalaga sa amin ngayon, mabawi namin yung mga negosyo at yung mga napamili nila, naggamit yung pera namin. Erwin, wala na tayong habol doon. Bakit, attorney? Dahil nakapangalan na sa kanila lahat ng ari-arian ninyo. Hindi pwede yun! Nakapirma ako doon, attorney! Alam mo yan, Virgie! Nandun ka! Mukhaan ka natin yung pinirmahan ko doon! Erwin, peke ang mga papeles na pinirmahan mo. Ano? At ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, maliit ang tsansa ninyo na babawi ang lahat ng mga ari-arian ninyo. Maayos lang to kung sila mismo ay papayag na ilipat sa pangalan ninyo ang mga titulo. Kung may tanong pa kayo, tatawagin niyo lang ako. Ako na ako. Kung nakinig ka lang sana sa akin tungkol sa mga pinsan mo. Tama na, Virgie! Ako na may kasalanan! Masaya ka na? Ha? Wala niyo magsisihin kundi ako! Ako! Virgie! Wala akong ibang hinangan kundi ang mapaganda ang kinabukasan din ng mga alak ko! Oh! Pasensya ka na. Pasensya ka na. Tanga! Nakapangasawa ka ng tanga! Tanga! Bobo! Bobo! Tanga! Mahayop ka na! Mahayop ka na! Hayop! 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 Pero halos maubos ang natitirang pera nila para ipambayad sa kanilang abogado. Naglaho na rin ng tuluyan sina Angel at Manuel at lumipad sa ibang bansa kasama ang mga pamilya nila. Sa lahat ng inyong pinagdaanan, meron kayong isang kamag-anak na tumulong sa inyo, di ba? Tawagin natin si Tita Mimang. Ayan! Ayan na! Si Tita Mimang! Hindi ba kayo nagkaroon ng pagkakataon na kausapin yung dalawang pinsan niya na nanloko sa kanila? Hindi po. Ah, hindi? Hindi po nila ako gustong makausap. Palagay mo bakit?
Eh, umiiwas nga po sila dahil kinakabahan po siguro sila na makuha ko itong mga ito. Nay Mimang, pasensya na po kayo. Hindi na po kasi namin alam kung kanino kami nalapit. Patawarin po ninyo ako. Pag-isipan ko po kayo ng masama. Tapos, ito kami. Sa inyo rin pala lalapit. Tama na nga yan. Tama na yan. Babawiin natin lahat ng ninakaw nila sa inyo. Hihingi tayo ng tulong sa mga kamag-anak natin. At pamilya tayo eh. Hindi ko kayo pababayaan. Nagugutom na ba kayo? Apa? Gugutom kayo? Sige, punta na kayo doon sa... Yay! Dali gawin! May pandesal doon! Pagkatapos ng masalimuot na karanasan, nagpa siya na lamang sila Virgie na lumipat sa Bicol. Bumalik sa pagsasaka si Erwin sa maliit na perang natira sa kanila. Sinubukan nilang magsimula ulit. Pero hindi naging madali ang lahat. Ginto na naging bato pa. Pakasigat tayo biniyaan ng Diyos, babawiin lang din naman niya. Shhh! Ano ka ba? Pagsalitaan ng ganyan ng Panginoon. Pasilaw din naman tayo dun sa perang binigay niya sa atin. Kasalanan din tayo dun. Binigyan niya tayo ng pagsubok. Gusto niyang ipaalam sa atin na ang pera hindi natin dapat inaasa sa swerte lang. Pinaghihirapan natin tsaka pinagtsatsagaan. Meron naman tayo nun eh, di ba? Hindi tayo dapat sumuko alang-alang para sa mga anak natin. Sayang kasi pero... Dito tayo magsisimula ulit. At kasama mo kami ng mga bata. Yaman na yun. Pera lang yung nakuha nila sa atin. Mauubos din yun. Mawawala. Diyos na bahala sa kanila. Importante, wala tayong nilokong tao. Alam mo, muntik din tayong masilaw dun sa perang yun. Tsaka alam mo ba, nag-iba tayo? Siguro kung tumagal pa ng konti, naging kagaya tayo nila Manuel. Pero alam mo, ganun siguro talaga. Kapag ka hindi mo pinaghirapan yung pera, hindi magtatagal. Tapos, swerte, wala dyan. Pero alam mo kung anong meron tayo? Sipag. Marami tayo nun. Pagtutulungan natin yun kasama ng mga bata. Di ba mga anak, tutulungan natin si Papa? Papa! Talaga, tutulungan niyo si Papa? Papa! Mga anak ha? Reggie. Salamat. Ako naman. Manu! Halika na. Ano, tara. Oh, dito tayo. Hindi. Oh, tingin sa kanya. Manuel Borlas? Ito na yan. Nandito po kami para kunin ang jeep mo at iba-iba mo pang ari-arian dahil hindi ka nakakabayad sa bangko.
Hindi ba ho pwedeng pakiusapan pa? Eh, magbabayad naman talaga ako. Naku, tatlong buwan ka na namin pinagbibigyan. Wala na kaming magagawa. Manuel! Hayop ka! Matagal mo na ako pinagtataguan! Kailan mo mabayaran ang utang mo? Uy, 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 uy! Fernand! Hindi kita tinataguan, ha? Sabi ko sa'yo, babayaran kita! Bumalik ka na lang sa isang ligo! Hoy, Manuel! Huwag mo ako igaya kay Erwin! Hindi ako tanga! Wala kang pera, sabi ko sa'yo, babayaran kita! Magantay ka! Bobo! Manuel! Ano? Kung si Manuel ay napatay ng isang nilalang na kanya ring niloko sa pera, si Angel naman ay aksidenteng napatay ang sariling anak, kaya siya na may nakulong sa salang parricide. Hindi ko sinasadya! Erwin! Pidgey! Kanan! Hindi ka nagpasabi. Mabigat. Dahan, dahan, dahan. Oops. Dahan, dahan. Upo ka muna. Okay. Ka lang. Okay. Ha? Yung mga puno pala natin dun sa likod ng bahay. Ang dami ng bunga. Talaga? Oo. Paps. Pwede na palang anihin yun. Kasi benta natin sa bayan. Oo nga. Para may pera tayo. Ayan. Dami nito ah. Siya nga pala, si Nanay Mimang nag-text. Sabi niya si Angel daw, nakalabas na, nakapagpiansa. Tapos, kahapon, inatake. Ayun, namatay. Alam mo, Virgie, Diyos na rin siguro ang gumawa ng paraan para pagbayaran nila yung mga ginawa nilang kasalanan. Alam mo, Virgie, gusto ko to. Gusto ko itong ganitong buhay. Simple, pero masaya. Diba? Marami nga tayong pera. Parati naman tayong kinakabahan. Tsaka, sumasama pa ugali natin. Di ba? Mas gusto ko nga rin yung ganito eh. Akala ko nga, pera yung magpapasaya sa atin. Hindi pala. Tama. Alam mo, Virgie, hindi pera ang mahalaga sa mundo. Ang mahalaga, pamilya. Papasalamat ako sa Diyos na sa kabila ng lahat, eto tayo buo. At may paparating pa, oh. Ako. Ay, sumisipa. Pa! Papa, pwede po ba kang mawala ng gagamba mamaya? Pwede, pwede, pwede. Pero sa isang kondisyon, halika kayo dito, dali. Halika, ako na yan. Dito, 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 dito. Opo, 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 opo. Dito, dito ka, dito ka. Ayan. Pwede kayong manguha ng gagamba, pero sa isang kondisyon. Simula sa araw na to, hindi na papa at mama ang itatawag ninyo sa amin. Nanay, tatay. Tatay, nanay. Okay ba yon? Okay po. Eh, paano? Paano nga? Sige nga. Sige nga, sige nga. Nanay. Nanay. Tatay. Ayan. Nanay, tatay. O, sige na. O, kumain na tayo. Kaya na tayo. Bago kayo mamuli ng gagamba. Asa palagay ninyo, no? Ano ba ang dapat natin hilingin sa Diyos? Hiniling ko po sa Panginoon. Sana po, ang buhay po namin. At payaba. Sa mga nanluloko po sa amin, sana po, hindi po siya masyado magtiwala sa tao. Kailangan pagsisisi po kaya nasa bandang huli. Oo, nasa huli.
Ano kayang maipapayo mo naman, Kamimang? Huwag silang pagdaka magtitiwala pag hindi nila lubos ang nakikilala yung tao. At doon naman po sa mananloko, sana naman po ay huwag na nilang pamarisan yung hindi magandang asal. Maraming salamat po, Tita Mimang. Maraming salamat sa inyo, dalawang mag-asawa, Virgie and Ermin. Maraming salamat at sana, alam mo, siyempre panalangin pa rin ang magpakailanman para sa inyo, eh sana umunlad din kayo. Kahit na yung pera nawala sa inyo, hindi ibig sabihin na hindi na kayo maaaring umunlad pa. Pwede naman. At siyempre, pinakamaganda yung pagdasal natin sa Panginoon ay yung magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pamilya. Yan ang pinakamasarap, hindi ba, Tita Mima? Opo. Maraming salamat sa inyo, ha? Thank maraming you very salamat much. Thank you. Salamat. Napakasaklap na trahedya ang nangyari sa mag-asawang Erwin at Virgie dahil sila ay niloko ng kanilang mga kamag-anakan nang dahil sa Lotto Jackpot Prize. Sa kabilang banda, sila na may nabubuhay at namumuhay na tahimik at may payapang kaisipan ngayon, samantalang ang mga nanloko sa kanila, parehong minalas at binawian ang buhay nitong huli. Naway parehong maging leksyon at isa ring inspirasyon ang totoong kwento na aming inihatid sa inyong mga tahanan. Huwag tayo basta-basta magtitiwala kahit kanino, lalo na pagdating sa pera. At huwag din sana nating iasa sa swerte lamang ang ikagiginhawa ng ating buhay. Higit sa lahat, patuloy tayong manalangin. Tayo ay magsipag at ang mga minimiti nating pangarap at tagumpay ay ating pagtiyagaan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Puso ko'y sa'yo, mapunta man sa kung saan.